Nakauwi na ng bansa ang ina ng binatilyong napatay sa police operation sa Navotas matapos mapagkamalang suspect. May live report si Jamie Santos. Jamie? Maki, hindi maialis ni Rodalisa ang tingin sa kanyang anak na nasa loob na ng kabaong. Kanina, isang banal na misang inialay para kay Jimboy. Kasama sa panalangin para sa pamilya ang hustisya. Marami raw pangarap si Jimboy tulad ng maging seaman. Mamimiss daw ni Rodalisa ang kakulitan ng nag-iisang anak na lalaki. Ang inaasam na mainit na yakap ng anak sa mahabang panahon, hindi na kailanman mararamdaman ng OFW na si Rodalisa Baltasar. Ang anak niyang si Jimboy, napatay ng Navotas Police dahil sa maling akala. Ano, hindi ka nila binigyan ng pagkakataon na. Bata ng parang Jimboy na maano yung... Sa dalawang taong pagiging domestic helper sa Qatar, ang mga anak daw ang laging iniisip ni Rodalisa. At nitong Agosto, kung kailan namatay si Jimboy, magpapadala pa raw sana siya ng pera para sa anak. Hindi ko alam, yung pera na ipapadala ko pala para sa kanya, para sa birthday niya, yung pala, sa kamatayan niya na yun. Labis ang galit niya sa mga pulis na nakapatay kay Jimboy. Lalo na nang malamang inabot pa ng 3 oras bago na iahon ng anak sa ilog kung saan siya iniwan ng mga pulis matapos pagbabarilin. Ano po sa tingin nila sa anak ko? Ano lang po, pusa o aso na binaril lang nila, pinabayaan lang nila doon. Sana po makonsensya po sila sa ginawa nila sa anak ko. Kanina, dumalaw sa burol si OWA Administrator Arnel Ignacio na nag-abot ng tulong pinansyal. Siya rin ang sumalubong kay Flordelisa Sanaia. Nagbigay rin ang OWA at Department of Migrant Workers ng 100,000 pisong cash. Bukod pa sa tulong pangkabuhayan para kay Rodalisa at scholarship para sa iba pang anak. Sinagot na rin ng gobyerno ang pamasahin nito pa uwi. Pati na ang pagresolba sa kaso nito sa Qatar na abscondening o pagtakas sa employer. Dahil umano sa overwork at pagdami ng among sineserbisyohan, taliwas sa nakasaad sa orihinal na kontrata. Sa pagdalaw kagabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ipinangako niya ang hinihinging hustisya ng pamilya. Wala tayong itatawag dyan when it comes to the conduct of investigation. Sa pagpunta naman ng pamilya ni Jimboy sa opisina ni NCR Police Office Chief Jose Nartates Jr., ipinakita sa kanila sa pamamagitan ng video call na nakakulong ang 6 na pulis na sangkot sa pamamaril. Gayunman, hindi pa rin inilalabas sa media ang pangalan nila. Kasunod ng pagkakabaril kay Jimboy, pinaparelieve na ng Northern Police District ang mga pulis na naka-assign sa Navotas City Police Substation 4. Maki, ngayong gabi, sinubukan ni Rodalisa ang harapin ang 6 na pulis sa presinto. Pero hindi pa raw pala niya kaya. Hindi rin daw niya matanggap na homicide lang ang kasong isinampa laban sa 6 na pulis. Ang kinaso lang po kasi homicide. Ang kailangan po, murder po talaga yung nangyari na ginawa sa anak ko eh. Kasi po, talagang madali, malaking pagkakamali yung ginawa nila. At iyan ang latest mula rito sa Navotas. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat, Jamie Santos.